Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. Instruction: 이 사람이 병원에서 하지 않은 것을 고르십시오. 이 사람이 means this person. So, yung speaker natin or yung nagkukwento. And then, 병원, hospital. 에서, so, here, meron tayong grammar pattern na noun plus eso plus verb. Okay, so yung noun natin dito is yung location or place. So for example, dito sa instruction natin, yung place natin is hospital plus yung eso na grammar. And then yung kasunod niya is yung action. So yung action natin is hada, from the word hada, which means to do. Pero since hindi lang siya basta sinabing hada, sabi dyan, haji anen. So again, I believe na discuss ko na to during the previous example question. Meron tayong ji anta. So ito ay negative clause, which means not. Okay, so pag sinabi mong do and dinagdagan mo ng ji an, so dito in this case, ji anen, yung form niya, it means not, do not. Okay. 하지 않은 것을 고르십시오. So, yung 것 dito is thing. 고르십시오 is choose. So, para to make sense, yung sinasabi sa instruction natin, yung tao daw na ito, ano yung hindi ginawa? So, do not. So, ibig sabihin ng do not dito, yung ginawa. Okay? Ano daw yung hindi ginawa ng taong nagsasalita doon sa hospital? Okay? So, tingnan natin yung ating kwento. Sabi niya, 어젯밤부터 머리가 아프고 열이 많이 났습니다. 어젯밤. This is last night. 어젯밤. Last night. And then, 부터. Yung 부터 natin dito is since. Okay? Kagabi pa, sabi niya, since last night, 머리가 아프고, so, 머리 head. Apugo, from the word apuda, which means hurt, okay, or pain, or sick. So, ibig sabihin, masakit daw yung ulo niya. Moriga apugo, and then meron tayong go dito. Yung go dyan is, again, gurigo, pinaikse, idinikit kay apuda. Pagkatapos, so parang dinudugtong niya lang. So, masakit yung ulo ko, at saka, yun yung pinaka-sense nung go dito. At saka, yori mani nasimnida. So, pag sinabi mong yori nata, yori nada. So, yol is yung temperature, yori nada. So, ibig sabihin yan is may lagnat. Okay, so yori mani nasimnida, ibig sabihin mani, many. So, ibig sabihin lang yan is mataas yung lagnat niya or yung body temperature niya. Okay, so masakit yung ulo and mataas yung lagnat. Next, kureso, that's why. 저는, sulat lang natin. That's why. 저는 오늘, I, today, hospital, 병원에 갔습니다. Okay? I went to the hospital. So, since naka-past tense siya, remember meron tayong sangshiyot dito sa ibaba. So, hindi na siya go, went na siya. Past form na. Okay, that's why today I went to the hospital. Next, 병원에는 아픈 사람들이 많았습니다. 병원에는, so, in the hospital, yung sense nung e dito, in, okay, location marker. So, in the hospital, 아픈 사람들이. So, yung dl natin dito is plural. So, saram is person. So, kapag madami na, saramdil. So, people. Saramdiri manasimnida. So, again, naka-past tense siya kasi nga, nagpunta na siya eh. So, nung pagkapunta niya, doon niya nakita na, ah, madami pa lang, may sakit. So, manasimnida, from the word manta, which means many. So, madami daw ang may sakit doon sa hospital. Next, oisa sonsing nimi. So, the doctor... Isa sa sing name, doctor.
Na ege, so na, me or I, ege. So yung sense nung ege dito is to me. So, if mapapansin nyo, meron tayo ditong quote-unquote. So, ibig sabihin yan, may sinabi daw sa kanya si doctor. So, meron pa ditong ragu, marhes, semnida. So, yung sense niyan is sinabi. So, sa Tagalog, sinabi, ito yung raw or daw. So, halimbawa, sabi ng doktor sa akin, tigdas yan. So, parang ganun yung sinasabi niya. So, to me, gamgim nida, ragu marhesim nida. So, yung gamgi dito is flu or sipon. So, sabi ng doktor sa akin, sipon daw. Okay, so yun yung sinasabi niya. May sipon daw siya. Ragu hesim, may flu daw siya. Oh, sorry, wala palang E yung ating flu. Wrong spelling pa. Okay, flu. Next. 저는 병원에서 주사를 맞고 저는 아이 okay, I. And then, in the hospital, ito na naman si Byungwon, and then eso. Notice nyo, andyan ulit yung ating noun plus eso plus verb. So, Byungwon eso, kasunod nyan yung action. Ano yung action na ginawa niya? Ito. Jusaril makko. Ito yung verb natin. Okay, jusaril makko. So, ibig sabihin ng jusa mata. Jusa, ito yung noun for injection. So, pag nagpa-shot ka, then dinagdagan siya ng rl. So, we have the ul rl object particle plus mata. So, pag sinabi mong jusaril mata, ibig sabihin niya, nagpa-injection ka. Okay? So, yun yung verb na ginawa niya. 저는 병원에서 주사를 맞고, and then yung go natin dito again is the gurigo. Tapos, ano pa yung next na ginawa? So, ibig sabihin, kapag may gurigo, hindi pa tapos yung sinasabi niya, may kasunod pa. Pagkatapos, yun yung sa Tagalog natin. Yakku keso. So, ito ulit yung noun plus eso. So, I hope nakikita niyo yung pattern. Plus yung verb. So, ito yung verb. Yagel sa. So, yakku keso, pharmacy. Pharmacy. Okay. Pharmacy, yakguk, yakul sa gajigu. So, yak means medicine. Then, sa from the word sada which means buy. Okay? So, bumili daw siya ng gamot sa pharmacy. Tapos, sa gajigu. So, parang same sila ng gurigu, sa gajigu. Jibro dorawasimnida. So, jibro dorawasimnida, it means come back home. So, bumalik na siya ng bahay. Next, 약을 먹고 일찍 자려고 합니다. Again, na-mention ko na before yung 요구 합니다. 요구하다. So, meron tayong 요구하다. So, ito yung ginagamit mong expression kapag gusto mong sabihin yung iyong intention or desire to do something. Okay, so, yun yung balak mo or plano mong gawin. Ano yung plano niyang gawin? 약을 먹고, uminom ng gamot, 약 먹고. And then, iljik. So, iljik here is early. And then, charyogo. So, from the word jada, sleep. So, inumin niya yung gamot and then, matutulog daw siya ng maaga. Balak niyang matulog ng maaga. So, yun yung kanyang plano. So, again, yung pinakakwento natin is, last night pa masakit yung aking ulo and meron akong lagnat. Kaya naman, pumunta ako ng ospital ngayong araw. Maraming may sakit sa ospital. Tapos yung doktor ang sabi sa akin, meron daw akong flu. So, pumunta ako ngayon sa... Hindi pala pumunta muna. So, jonon byongoneso. So, sa ospital, nagpa-injection ako. And then, pumunta ako sa pharmacy para bumili ng gamot. Tapos, bumalik na ako ng bahay. Balak kong uminom ng gamot at matulog ng maaga. So, yun yung pinakakwento niya. Now, ano ulit yung tanong natin? Ano daw yung hindi niya ginawa sa ospital? Isa rami biyang wane. So, haji, anang gosul, guru shipshiyo. Ano yung hindi niya ginawa? Okay? So, number one, yagal badas simnida. So, medicine, yak, badas simnida. So, bata, from the word bata, which means receive.
So, sa hospital ba ay nakatanggap siya ng medicine? So, mamaya check natin. Tingnan muna natin yung mga ibig sabihin. And then, if manonotice nyo dito, may format ulit. So, noun plus. So, meron tayong ul or rul na object particle plus yung verb. Okay? So, ano yung noun natin? Yung medicine. Plus, dinagdagan siya ng ul kasi meron siyang consonant or batchim. So, may giyok batchim siya kaya, hindi pala giyok. May real batchim, nalilito kayo. So, may giyok batchim siya kaya naman ul yung ginamit. So, kapag may batchim, si ul yung gagamitin nyo. Pag walang batchim, rul yung gagamitin nyo. Okay? So, yagal bada simnidat. Tatanggap niya daw yung gamot sa hospital. Number two, Jusaril maza simnida. So, kanina yung sinabi ko dito, Jusa matta. So, nagpa-injection. So, nagpa-injection siya sa hospital. And then, number three, Uisaril mana simnida. So, Uisa doctor. And then, mana simnida meet. So, if mananotice nyo, same sila nung pattern. So, Jusa noun, and then yung ul-rul natin. This time, jusa, wala siyang batchim. That's why rul, yung dinikit. And then, yung verb na mismo, yung action, maza, simnida, matta. Ganon din dito, noun, si Isa, and then wala siyang batchim. That's why rul ulit. And then, yung pinaka-action, meet, manada. So, minit niya daw yung doctor sa hospital. And then, number four, apun saramul ba, simnida. So, apun saram. So, apun means sick. And then, saram, person. Basam nida. So, since naka, ano na siya, past form, but. Okay? So, yung present form niya is bayo. Past form niya is basoyo. Okay? So, pag naka-honorific form, bumnida. Tama, bumnida. Past form is basemnida. Okay? So, again, apun sarang basemnida. Nakita niya daw yung mga may sakit na tao. So, ano yung hindi niya ginawa dyan sa hospital? So, yung number 4, start tayo kay number 4. Tama, nakita niya yung mga may sakit sa hospital. Number 3, tama din to. Na-meet niya si doctor. Sinabi pa nga sa kanya na may flu siya. Then number 2, sinabi niya din to. Sa ospital, byangwan eh, so, chusaril maza simnida. Matko, okay? So, yon chusaril maza simnida. Then number 1, yagal bada simnida. So, sinabi niya ba na sa byangwan or sa ospital daw siya nakareceive ng medicine? Hindi. Eto, sabi niya, yakug eh, so, yagal sa gajigu. So, ibig sabihin, bumili siya ng gamot sa pharmacy. That's why doon niya na receive yung medicine. So, ito yung hindi niya ginawa sa hospital. Kaya yung answer natin is yung number 1. And that's it. So, I still hope to see you in the upcoming videos. And again, thanks for watching.